Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, bibisita tayo sa El Nido, sa Coron, and sa Puerto Princesa. I get this feeling, I wanna run away. Hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost cause I've been really off track. Lately been running, but I've not been going anywhere. At 4:28 a.m. na makapasok ako sa boarding gate ng Cebu Pacific for their flight going to Puerto Princesa, Palawan. Maaga yung napili kong flight para mas marami akong magawa sa aking first day adventure in Palawan tulad ng city tour. Inabot na more than 4,000 pesos ang aking plane ticket from Manila to Puerto Princesa. Medyo mahal siya dahil nag-book ako 1 week before my travel date. So isa sa mga tip na maibibigay ko sa inyo is mag-book kayo ng sobrang aga or mag-abang kayo ng mga piso fare para makakuha kayo ng murang plane ticket. So andito na kami guys sa loob ng eroplano. Pero kukunti pa lang yung pasahero. Yeah. Naghihintay pa yung konduktor namin bago makaalis. Charot lang. Makalipas ang ilang minuto ay nag-take off na ang aming eroplano sa NAIA Terminal 3 sa Pasay at makalipas ang mahigit isang oras ay ligtas na nakalapag ang aming eroplano sa Puerto Princesa Airport. Hey guys! So kakarating ko lang dito sa Puerto Princesa Airport. Walking distance lang dito yung binook kong lodge. And binigyan ako ng instruction nung may-ari kung paano ako makakapunta doon. So kailangan ko lang malaman kung saan ba dito yung exit. Ayun! Nakita ko na guys. Nakakuha ako ng one-day accommodation sa Runway View Travelers Inn na literal na katabi ng airport. Pero syempre, hindi tayo pwede mag-over the buckle, so kailangan nating mag-exit. Kakanan lang tayo pagdating sa highway, and then pag nakita nyo yung footbridge, kakanan tayo muli. Diretsuhin nyo lang itong way na to, and then sa kaliwa ay makikita nyo ang kanilang signage. Liligo kayo sa kaliwang street, and sa bandang dulo ay makikita nyo na ang Runway View Travelers Inn. Kung marami nga pala kayong dala ay hindi ko ma-advise na lakarin ito. Maraming tricycle sa exit ng airport, so pwede kayo mag-tricycle. So ito yung room ko guys, I got this for 1,300 pesos. Bigyan ko muna kayo ng room tour habang iniintay ko yung aking sundo for city tour. So pagpasok nyo, ito na yung single bed, and then meron din silang TV, and table and chair. Meron din pala tong aircon, very important, lalo na ngayong summer na napakainit. And then of course, yung kanilang cabinet na napakadaming storage. May mga hanger na din pala to guys. Meron din sila ditong lababo pero hindi ko yung nagamit. And then of course, yung kanilang CR. So ito yung sink. And then of course, yung mirror. Provided na din ang soap, shampoo, and towel, so hindi nyo na kailangan magdala. And meron na rin silang tissue dito na nilagay. And syempre, it's a plus kapag merong bidet. Ito naman guys, yung kanilang shower, meron ding hot and cold. Very comfortable ang room na to, so kung gusto nyo ring mag-book sa Runway View Travelers Inn, you can check their contact sa description ng video na to. Our itinerary, is a city tour, so it's familiarization within the city proper and some of the historical landmarks in the city of Puerto Princesa. 8:48 a.m. nag-start ang ating city tour with our DOT-accredited local tour guide, Kuya Gerald. Marami tayong pupuntahan today tulad ng Puerto Princesa Baywalk, Plaza Quartel, Crocodile Farm at marami pang iba sa halagang 700 pesos. Yung aking accommodation ang nag-ayos ng aking Puerto Princesa City Tour kasama na ang Underground River Tour para bukas at ang van na sasakyan ko papunta sa El Nido. Kaya very convenient kung sa kanila kayo magbubook.
After 8 minutes ay narating namin ang Puerto Princesa Bay Walk. Ay kuya, ano pong ulit name nyo? Gerald. Kuya Gerald, yan po yung ating tour guide for today. So ito yung ating service, ayan. Pagkatapos namin maglibot ay nagpa-picture ang aming buong grupo kay Kuya Gerald. Joiner ang kinuha ko kaya hindi ko kakilala ang mga nakasama ko sa city tour na to. Advantage is, makikilala mo ang mga traveler galing sa iba't ibang lugar. Pero kung ayaw nyo naman ng Joiner, meron din silang ino-offer na private tour. Medyo pricey nga lang kumpara sa Joiner. So guys, may mga pasalubong din sila dito. 100... Ah, ilang piraso na po yan, sir? Wow, 10 pieces. 100 yung crocodile. Meron nga pala akong nabiling souvenir dito. Ito ay 100 pesos lang. Gawa ito ng mga inmates sa Iwahi. Ito, ang dami nilang ginawa. Grabe. And, ang ganda ng pagkakagawa nila. Ang ganda ng design. Tsaka yung ginamit nila guys sa coconut. Ayan o. Nice. 100 pesos. Sulit na sulit to. After 10 minutes ay nag-decide na ang aming grupo na ipagpatuloy ang aming city tour at ang ating next destination ay Plaza Cuartel. Unfortunately, hindi ako nakapag-breakfast today kaya kumain na lang ako ng baon kong Oreo kanina sa accommodation habang naghihintay ng sundo for city tour. Meron din akong baong bottled water, yun nga lang hindi ko na nabidyohan. Nabili ko siya sa airport worth 30 pesos. Tip lang pala guys, huwag kayong magdadala ng bottled water galing sa labas ng airport dahil ipapaiwan yan sa inyo ng guard during security check. Umili na lang kayo ng bottled water or any drinks after ng security check. Madami namang mabibilhan malapit sa boarding gate. After 4-minute travel from Puerto Princesa Bay Walk ay narating namin ang Plaza Cuartel. Isa itong military base na ginamit noong World War II na kung saan sinunog ng mga Japanese troop ang humigit kumulang 150 American soldiers. Buti na lamang ay may ilang nakaligtas matapos nilang lumangoy mula dito sa kwartel hanggang sa Iwahi. Marami pang i-share na detalya si Kuya Gerald pero hindi ko na ikukwento sa vlog na to para naman hindi masyadong ma-spoil ang pagbisita nyo sa Puerto Princesa City. Pagkatapos namin maglibot at magpa-picture sa historical landmark na ito ay tumawid lamang kami ng kalsada para naman puntahan ang Immaculate Conception Cathedral. Sa ngayon guys, so huwag tayo mag-video sa loob, dito lang tayo sa labas. After 5 minutes ay bumalik na kami sa van para naman pumunta sa aming next destination, ang souvenir shops. Ah, ito yung sinasabi nila guys, ay nung tour guide namin kanina ng mga real pearls. Ito 23,000, ito 12,000. At ito, cultured pearl to or totoong pearl? Ah, South Sea Pearl. Ah, kaya siya mahal. South Sea Pearl pala to guys. Kaya siya 23,000. Aside from South Sea Pearls, ay may mga binibenta din sila dito ang cultured pearls. Tulad nito mga earrings na to na 200 to 350 pesos ang presyo. At itong kulay niya, ganyan talaga yan or kinulayan lang siya? Ah, daiko. Ah, so kinulayan na siya. Hindi siya yung... Guys, meron dito mas mura, ayan o. Pwede siyang mga hikaw pang kids. Sa mga mahilig naman sa pagkain na pasalubong, ay marami din kayo ditong mabibili. Tulad ditong butterscotch mango na 130 pesos. Marami din sila ditong cashew nuts, tulad nito 1,050, napakadami niya guys. Pero meron din silang maliliit na packaging na mas mura, 280 pesos, flavored na siya.
And may nakita yung driver namin dito ng free taste na cashew nuts. So tinikman namin. Ayan, masarap naman siya. So bumili ako ng pasalubong. So bili tayo ng pasalubong, guys. Ito bibiling ko. 220 kasi mukhang ako lang naman ang kakain ito sa bahay. Tapos kuha tayo ng isang dried mango. Ate, kukuha ko nito isa. Thank you. Guys, ito pa mga pasalubong, mga ref magnets. So 5 for 100 yung ref magnets nila dito. Ang ganda ng design. Like itong ganda, oh. Nice. Kuha tayo nito. And syempre ang walang kamatay ang keychain na pasalubong. Ito naman, guys, ay 5 for 100 din. So pero kung isa lang, 25 pesos each. Ayan, ito yung maganda ditong pasalubong, guys, na keychain. Ayan. Gitara. Tsaka itong mga chinelas. Ayan, maganda. Thank you, ate. Ano pangalan mo, te? Pagkatapos kong maglibot sa buong shop, ay binayaran ko na ang mga napili kong pasalubong na cashew nuts, dried mangoes, and nag-add din ako ng 5 ref magnets worth 100 pesos. And ang bait naman ni ate kasi binigyan niya ako ng freebie na ref magnet. So if you're watching right now, thank you so much po ulit. After sa souvenir shop ay nagtungo naman ang aming grupo sa aming next destination, ang Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center, kung saan makakakita tayo ng mga malalaking buhaya. Guys, itong laki. Hello po, good morning. After ng registration ay nagsimula na ang aming tour sa loob ng Crocodile Farm. Sa labi pa lang ay namangha na kami sa nakadisplay na skeleton at balat ng buhaya. Ate, question. Bakit may ganito? Ba't pinapadami yung buhaya? Ang purpose? Saan sila nilalagay pag madami na? Ah, pwede. Hindi po yun, pwede isa ko na lang puntuhan po yung pag-training. So, yun. Bago po sila makaka-bili dito, mag-training pa po sila dito. Ah, okay. Pero hindi siya ginagawang leather na bag? Ah, dito po, ginagawa po yung mga ginagawa din. Pero dito po, hindi po kami license na kumatay ng crocodile. Kasi conservation at rescue center kami. Lahat po ng products galing po yung sa Tanay Rizal at Davao Crocodile. Ah, okay. So parang yung mga dito... Ah, hindi po. Ah, okay, sige. Thank you. So, ito na, guys, yung hatching area nila. So, dito makakakita ka ng mga crocodile. Ang dami. Guys, iniisip ko, paano kung tumalon yung buhaya? Kasi yung iba, walang net. Ayan, oh. Walang net, oh. So kung tatalon, kasi nakakatalon daw, guys, yung iba, kaya bawal gumano ng kamay dun sa may parang net kasi nga baka tumalon yung buhaya. So pag yan nakawala, edi takbuhan na lang tayo. Guys, meron ditong crocodile, sobrang laki niya, ka-age ko siya. 1988 siya nandito. Oh, ito mas parang busog na busog to. Hindi ba pag lumabot? Sa mga crocodiles, parang feeling ko kaya niya tumalon dito eh. Hello! Kalayaan mo dahil sa malaya dyan. So, yeah, ito, guys, si Kalayaan. Okay na siya dito. At least libre pagkain niya. Ingat po kayo. Salamat po sa pagsunta. Salamat sa umuwi. Bukod sa mga crocodile ay meron din sila ditong iba't ibang animals. Tulad nitong green pigeon, yun nga lang hindi masyadong kita sa video. And then meron silang porcupine na nagtago sa kanyang bahay kaya hindi ko rin siya masyadong makita. And then ang Philippine eagle na napakaganda.
Meron din silang mga unggoy pero huwag masyadong lalapit dahil medyo aggressive sila. And itong Palawan Bearcat na mukhang may hangover pa. Tulog na tulog siya, guys. Kung pupunta kayo, guys, dito sa Palawan, make sure na huwag nyong ma-miss yung city tour nila kasi kasama to, guys, sa city tour. But just in case mag-DIY kayo, eto, guys, yung kanilang entrance fee. And then eto naman, guys, yung kanilang tour schedule. Next stop natin ay ang Baker's Hill na sikat sa kanilang Hopia. Pagpasok nyo dito ay makikita nyo ang kanilang shop sa bandang kaliwa, pero hindi lang yan ang pinupuntahan ng mga tao dito kundi ang kanilang napaka-creative and well-decorated na garden. And perfect example itong spot kung saan kami nagpa-picture ng aming grupo. Habang naglilibot ay makakabili rin kayo dito ng mga food and drinks tulad dito sa kanilang colorful na milk tea shop. And pwede kayo mag-lunch sa kanilang baker's kitchen. Eto, guys, ang kanilang menu. And this is another cafe kung saan makakabili kayo ng mga snacks tulad ng turon, fishball, kikiam, at kwek-kwek. Eto, guys, ang kanilang prices. Meron din sila ditong restroom. And dito sa part na to ay ang kanilang kids area. Malawak pa ang kanilang garden sa bandang likuran and for sure mag-e-enjoy ang lahat kahit na mga bata dahil sa mga nilagay nila ditong decoration tulad nitong Shrek movie characters. Meron din sila ditong mga animals tulad nitong very colorful na peacock and ang kanilang swan. At dahil napagod ako sa kakaikot sa kanilang garden ay bumili ako ng gulaman. This is worth 20 pesos. Pagkatapos ko magpahinga ay pinuntahan ko na ang kanilang bake shop, pero kahit ayaw nyo itong puntahan, guys, wala kayong magagawa dahil nandito ang kanilang exit. So kailangan nyo talaga ditong pumasok. Hindi lamang tinapay ang mabibili nyo dito dahil marami silang binibenta ang mga snacks, tulad nitong banana sticks or banana crackers for 70 pesos, mukha siyang masarap kaya kumuha ko nito ng 3. Meron din silang sampalok, this is 90 pesos. And eto pa, guys, yung iba nilang products, meron silang Choco Rebel Bar, Australian Corn, napakarami yung pwedeng pagpilian dito. Eto naman, guys, ay tableya, 110 pesos, kumuha din ako niyan ng isa. And meron silang Civet Coffee, 1,200 pesos. Eto yung kanilang sikat na Hopia, 85 pesos yung Hopiang Ube. And then yung Hopiang Munggo naman ay 75 pesos. Yun nga lang, nung chineko ang expiration date ay April 21 and dahil 10 days ako dito sa Palawan ay hindi na siya aabot sa Manila. So unfortunately, guys, hindi ako makakabili nitong Hopiang Munggo nila kasi ang expiration date ay April 21. Eh, babalik ako ng Manila April 25, so expired na siya. Kailangan ilagay sa ref. Eh, hindi ako sure kung may ref yung tutuluyan ko sa El Nido at saka sa Corona. So, huwag na lang tayong bumili. But just in case pupunta kayo dito, yun yung ma-advise ko na bilhin nyo kasi yun talaga yung signature product nila, yung mga Hopia. So, ito, guys, yung mga binili ko dito sa Baker's Hill. 3 banana sticks and 1 tableya and the total was 320 pesos. Buti na lang, guys, pagdating ko sa van ay may libre palang pa-Hopia ang ating travel and tours. So, natikman ko pa rin ang Hopia ng Baker's Hill. So ito na, guys, yung last stop natin para sa Puerto Princesa City Tour. Ito, guys, ay Rancho. After ng city tour ay nagpa-drop off ako sa Robinson's Place, Palawan para naman mag-lunch. Umorder ako dito ng one piece chicken solo for 87 pesos and eto, guys, na spaghetti ay free yan dahil meron akong voucher from Globe One app. After kong mag-lunch ay nag-decide muna akong maglibot at tumambay dito sa mall, pero pagkatapos ng more than 1 hour ay nag-decide na din akong bumalik sa accommodation para magpahinga dahil sobrang aga kong nagising kanina para hindi malate sa flight.
Yung pamasahe nga pala sa jeep ay 12 pesos, one ride lang from Robinson's Place, Palawan to my accommodation. Kailangan lang bumaba sa may footbridge malapit sa MCA Pasalubong Center. After kong magpahinga at makatulog ng ilang oras, ay nag-decide na akong mag-dinner dito sa Tito's Palawan, located in MCA Pasalubong Center. Eto guys yung kanilang mga menu. Eto yung in-order ko, baby back ribs worth 200 pesos. So guys, ito ang laki nga ng kanyang ano, baby back ribs. Ayan o, ito yung malaking part. Oh. And ang kapal niya. And that's it guys for our 10-day Palawan Adventure Day 1. Abangan nyo yung adventure ko bukas dahil bukas naman ay pupunta tayo sa Underground River. And then sa hapon ay magtutungo na tayo sa El Nido para naman sa ating island hopping. Thank you so much guys for all your support. Please like and share. So guys, nakasakay na tayo ng bangka. Ayan, andito tayo sa pinakaunahan. Perfect. Yes. Ang ating spot. The second row. A nice, we have a cameraman with us. Yes. Say hi. Hello.